Second. Water? Ask for water, dali. Speak. Speak, baby. Water? Hi guys, hi friends, hi daddy. And eto, ngayon po ang video ko ay nag-decide akong iligpit na talaga yung mga nakalagay dito sa kwarto ni Alex. So mamaya ipapakita ko sa kanyo, sa inyo, ayan yung binili kong pink na bag, diyan ko ilalagay yung mga nakakalat dito sa kwarto ni Alex. So, ayan nga po, nung nagpunta ako ng Yashano, nakita ko yung pink na bag na yan. Eco bag ba ang tawag nila dyan? So, nung nakita ko yan, hindi ko pa naman nasukat yung mga unan o yung mga ilalagay ko. Pero tinantya ko lang. And siniswerte naman at nagkasya nga siya. Ayan o, sa nakikita nyo, kasyang-kasya siya. So, dyan ako nag-decide na ilagay na sa mga eco bag yung mga nakakalat, lalo na yung mga unan, para hindi naman siya maalikabukan. And syempre, para mas maayos tignan.
And dito rin, nag-decide din akong ilagay na yung mga comforter. And umorder kasi ako sa Lazada ng blanket namin. Medyo mas manipis na kaysa sa comforter. Kasi para mas madaling labhan kaysa yung comforter. Lalo na hindi kasya sa washing machine namin. Kasya pero hindi masyadong nakakaikot yung comforter. So sabi ko, mag-blanket na lang kami na hindi naman siya masyadong manipis. Sakto lang yung ano niya. Sakto lang yung kapal niya. So ayan, nagkasya rin siya dito sa Eco Bag and diba, sinuswerte pa rin. By the way, yung pagkakabili ko ng Eco Bag na to, 108 isa piraso. And ayan, may pinakita ako, naalala ko, and nabanggit nga rin ni Vic para nga hindi anuhin ng insekto or hindi mangamoy, lagyan ko raw ng mothballs. So ayan, nilalagyan ko bawat bag, lahat nilagyan ko ng mga mothballs. Eto rin, hindi na ginagamit nila Aya yung mga bathrobe nila. So sabi ko, sayang naman. Eh di, tinago ko na lang din. Tinabi ko na rin muna dito. This time naman, yan yung nakikita nyo. Iduwi ko kasi yung mga tablecloth ko and yung mga kurtina. Yung mga tinabi ko dun sa table, mga tablecloth yon. Eh, ginagamit ko kasi yun pagka Christmas or New Year. Ang tinabi ko lang etong mga kurtina. Eto yan, tatlong Eco Bag lang ang nabili ko nung araw na yon kasi sinubukan ko lang. And eto na nga siya, 'di ba? Mas maganda, wala na diyan yung mga unan at mga comforter. So eto naman ang aayusin kong mga kalat ni Alex ngayon. Eto binalik ko doon sa cabinet na yon. And ano yon, machine ko pag nananahi. Eto po the next day na ito, di ba? Yung mga foam mat na yan, nakapatong yan doon sa taas. And nalaglag siya. So, ginawa ko, bumalik ako sa Yashano at bumili ako ng Eco Bag ulit. Kaso wala na sila ng mga pink. So, black and white na lang yung nakita ko. So, akala ko nung una, hindi kakasya yung mga foam mat. And siniswerte pa rin, nagkasya na naman siya.
And ayan na nga po, sinusubukan ko ng ilagay sa eco bag. So tingnan natin kung magkakasya nga ba talaga. And this time naman, ayan, nag-decide na rin ako na ilipat yung mga stuffed toy ni Alex at saka ibang laruan. Kasi yung nilalagyan ko, yan, yung may red, yung bilog, medyo natutumba-tumba kasi siya at saka medyo sira na siya. Kaya nilagay ko na lang din uli sa eco bag and maluwag pa. Sobra-sobra pa yung laman. And ayan, mas maganda siya, di ba? And ayan na nga po, ayan yung dalawang eco bag na yan, mga laruan ni Alex and stuffed toys. So nandito na ako ngayon sa kwarto ni Aya and dito ko nga tinambak yung mga galing sa kwarto ni Alex. So eto naman ngayon ang aayusin ko. Bali iniba ko yung ayos ng kama ni Aya kasi medyo napansin ko na mas magkakaroon ng space. And bala ko ilagay doon sa right side yung mga eco bag kasi wala akong paglalagyan sa harap. And nagkasya naman siya. And ayan na nga po, nagkasya na dito yung mga inayos ko nung nakaraang araw na nilagay ko dito sa mga eco bags na to. And ayan, kasyang-kasya siya. So ayan, natapos ko na. And eto yung sa left side, mga damit yan, isi-sort out ko pa. And yung planchahin ko dito ko muna nilagay sa kwarto ni Aya. Dito ako magpa-plancha kasi may AC. And anytime na hindi ko matatapos, okay lang. Sasara ko na yung pinto, okay na. Hindi kagaya na nandun sa dirty kitchen, talagang kailangan ko talagang tapusin. So, ayan po. Sana na-motivate talaga kayo sa mga videos ko. And maraming salamat po sa pagpapanood.